Good day mga idol! Welcome to Jega Python Reader! Okay, pasensya na and maraming salamat pa rin sa mga solid na talagang tuloy-tuloy nanonood sa ating YouTube channel. Shoutout kay Idol Michael Jason Royo! Okay, then syempre mga idol, din na natin palalagpasin to dahil nasira nga yung phone ko. Then pointing yung ating topic ngayon mga idol. So shoutout kay Idol Ramel Sagcelo. Unahin na natin tong gawing content, yung kanyang comment mga idol. Idol, paano mag-pointing halimbawa ang schedule ay 10 a.m. Anong oras ang pakain at gaano karami ng pakain at ano mga patoka? Pellet lang ba? Wow! Napakasarap naman gawing content to. Ito yung mga paborito ko. Okay, then syempre dagdag natin dito mga idol yung kay Idol Kael Alberto. Paano malalaman na point ang ating alaga? Yun! May tanong din ako dyan syempre. Hindi tayo mawawalan yan. Okay, so ano mga idol? Ano ba yung alaga natin? Gusto ba magpa-point o ayaw? Ano ba yung pinakamahirap na linyadang i-point mga idol? At saka bakit ba mahirap i-point yung ating alaga? Isa-isayin natin yan mga idol. Ganto yan. Hindi naman eksakto yan na 10 a.m. talaga. Sigurado ako dyan mga idol. Ngayon, mag-a-adjust kayo. Tatansyahin yung mga idol kung yung sinusundan nyo kung gaano kabilis matapos yung kanilang laro doon. So, basta mahalaga. Kung halimbawa, sige, focus muna tayo mga idol sa 10 a.m. Ang kailangan, 9:15 to 9:30 mga idol, patak ka na ng Dragon Driver. Ngayon, pagka halimbawa mga idol, hindi sumakto, kailangan lang yan mga idol, 30 to 45 minutes bago ka umakyat ng gradas, nakapagpatak ka na ng Dragon Driver. O, ganun lang kadali ha. So, pangalawang tanong mga idol, ano oras ang pakain? Sisimulan natin to mga idol sa ano na, sa umaga na, yung umagang umaga, hanggang doon na, para hindi kayo malito. So, pagkagising nyo ng umaga, okay, syempre, nasa kulungan yung ating alaga nyan mga idol, dahil nakakeeping ka nga. Ngayon, pagka halimbawa nilabas mo yan sa limber para magpagaspas, para mabuhay-buhay, magising-gising na siya, ma-ready na siya, makondisyon na yung kanyang ano, mga idol, mood. Okay? Ngayon, magpapatuka ka na yan 5 a.m. to 6 a.m. Naglalaro dyan mga idol. Okay? Ang ipapatuka natin, 8 pirasong kanin. Then, pitikan mo yan mga idol, haluan mo ng asukal. So, bakit yun ang ipapakain natin? Tandaan nyo mga idol, ang kanin ay carbohydrates, ang asukal ay carbohydrates din. So parehas silang sugar na nag-create yan mga idol ng tinatawag na power. Carbohydrates kasi yan. Yan yung papasok sa internal ng ating alaga na nagtuturns to glucose. So pag sinabing glucose mga idol, nagtuturns to power yan. Okay? The same time mga idol, 1 hour before, kailangan magpatak ka na ng reload bago siya i-travel. Okay? Huwag kayo malilito mga idol ha. Yung travel time mga idol, kailangan times 2 yung pahinga niya pagdating doon sa pupuntahan nyo. At the same time mga idol, yung box kailangan nakatagilid at hindi siya nakatalikod o nakaharap, para pagka nakatigilid, nagsiswing lang siya. Less tayo mga idol dyan ng tinatawag ng lakas na mailabas niya. Wasting power kung tawagin mga idol. So para ma-preserve mo yung mga inipon, inimbak natin na power, energy sa alaga, ganun ang diskarte. Ngayon, pagdating doon mga idol, huwag nyo muna ilabas. Okay, 1 to 3 minutes na naka-stay muna siya. Okay, para maging stable. At the same time mga idol, ilalabas nyo. Then, ang unang paglalagyan nyo mga idol, huwag sa kulungan, sa limber, para mahanginan siya muna. Okay, ayun ang pinaka the best. The same time, pag nanginan yan, papagaspas yan mga idol. So, yun yung advantage ngayon. Ayan. Tapos, pagkatas nyan mga idol, okay na. Ang gagawin nyo mga idol, ilalagay na natin siya ngayon dun sa kulungan. Okay, so yun ang gagawin natin mga idol. Then, mga idol, pag halimbawa naman sa moisture, kasi para maiwasan yung mag-off yung alaga natin. Ngayon, ang gagawin nyo dyan mga idol, ganito. Kakapain mo, titignan mo yung pinakahipon niya mga idol, kung matubig. Kung matubig yan mga idol, ang gagawin lang natin, bibigyan nyo ng patukan na pellet. So pag halimbawa naman mga idol, nagda-dry na siya, ang ibibigay nyo naman mga idol is saging. So para hindi kayo magkaroon ng tinatag mga idol na bad weight, ang kailangan natin gawin dyan mga idol, kung gano'n na lang kalaki yung kanyang iniipot, ganun na lang din kadami ang inyong ibibigay na patuka. Tandaan nyo mga idol, yung pellet na ibibigay mo, dry. Pagkayan ay matubig ang katawan para i-absorb niya yung tubig dun sa loob ng katawan ng ating alaga mga idol. So alam nyo mga idol, ang mga mahirap i-point na bloodline, number 1 is sweater. Kasi gustong-gusto niyan talaga mga idol na pigang-pigang-piga. So napakahirap pumiga ng pumiga mga idol. Alam nyo, tandaan nyo, pagka once na totally nagutom yung alaga natin mga idol, automatic yan, nag-early point yan, nagsasarili na yan, self-pointing kung tawagin mga idol. Kailangan yan mga idol, para maisakto mo,
tatantsahin mo, binibigyan mo ng patoka, pinipitik-pitikan mo. So ang ginagamit dyan ng mga pang-point mga idol, apple, saging, pellet, kanin. Okay, so yun ang ginagamit. Huwag na kayong gumamit dyan mga idol ng mga matitigas, na mga carbohydrates, katulad ng mais, whole corn, kahit yung crack corn, o kahit yung corn grits, huwag na kayong gumamit yan. Matigas yan mga idol. So ngayon, pagka ibinabad nyo naman yung mga mais yan mga idol, pagka alimbawa yung alaga nyo ay nasanay dun sa tinatag na dry feeding, din binabad nyo para matunaw dun sa pointing, sablay na yan mga idol. Kailangan mga idol, sabi ko, kung saan siya nasanay na patoka, hanggang sisiw, hanggang dun sa paghahanda, mga idol, yun yung patoka. Kung dry feeding siya sisiw, hanggang dun sa dulo na mga idol. Ngayon, ang gagawin mo lang mga idol, pag halimbawa, gumagamit ka ng mga dry feeding, huhugasan mo lang yung grains. Okay, tatanggalin mo lang yung mga preservative na nakadikit sa grains. Then, para dumikit yung mga ilalagay nating powder dyan, kaya hinuhugasan lang, pero not totally binabasa. Pero kung halimbawa, nagbababad ka, so yun, babad na yan mga idol. Okay, so mga idol, kailangan kabisado nyo na yan dun sa tinatawag pa lang na keeping nyo. Okay, so kailan na isasakto nyo na yung kanyang timbang para maiwasan yung bad weight. Tandaan nyo mga idol ha, once na umulan mga idol, ang nangyayari dyan na tumatagal na matunawan yung ating mga alaga. Yun ang totoo nyan. Okay, so para hindi kayo malito, pag halimbawa gusto nyo malaman na nakapoint na yung alaga natin, nagiging kalmado na yan mga idol. Hindi na yun aligaga. Hindi na yan yung nabibigla-bigla basta mga idol. Yan ay alerto, kalmado, then sensitive na yan pagka may lumalapit na mga alagang iba mga idol. Okay? Iiwasan yung mga idol na itabi ang inyong alaga sa mga cock house na mga maiingay. Okay? Lalo kung kayo may dala ng mga man-heater, kailangan mga idol, iiwasan nyo kasi pag once na nagputak-putak, nag-ingay-ingay yung mga katabi niya, siya gaganon din. Yan mga idol ay isang uri na naglalabas na sila ng lakas. So halos mababawasan na yung lakas niya. Siyempre, instead of 100%, bababa na. Kung ikukumpara sa opponent, mas malakas na yung opponent mo. So kailangan ikaw yung makalamang. The same time mga idol, pagka nagpo-point kayo mga idol, titignan nyo yung drops. Okay? So ulitin ko mga idol ha, yung drops, dyan din nakikita yung moisture ng ating alaga. So pagka limba mga idol, yung drop niyan, kailangan pag pinulot mo ng tissue, pag binato mo sa pader mga idol, hindi dumidikit sa pader, nalalaglag din. Okay? So pag halimbawa dumikit doon, meaning ma-moisture, matubig yung katawan ng alaga, ulitin ko, bigyan nyo ng pellet. Ngayon, kung gaano kadami yung kanyang dumi, tansyahin mo, ganun din kadami yung ibigay mo para ma-maintain mo yung kanyang timbang. Kailangan mga idol ay makikita mo yung mata niya na talagang lumalaki na halos, taas mga idol ay namumula yung kanya, no? Then magaganda yung tilawak niya mga idol. Okay? The same time mga idol, yan, malalaman mo na nakapoint na yung alaga natin mga idol pagka nagtatansya na siyang uminom. Kahit bigyan mo ng maraming tubig, ayaw na niyang uminom mga idol. Kasi nakahanda na ng maayos yung ating alaga. Okay? The same time mga idol, makikita mo yan sa hipo. Makikita mo sa kilos yan mga idol. So kailangan ikaw yung maging mabilis mag-adjust. Huwag na huwag nyo basta-basta mga idol iiwanan. Okay? Lalo-lalo na yung mga kakilala ko dyan na nagpo-point sila, pero nandun sila nagtatrabisiya. Okay, medyo delikado yan. Kailangan focus kayo dyan mga idol. So, konting kibot, konting ano, kailangan magawa mo agad ng paraan. Ngayon, pagkalimba mga idol, pagka nagpo-point ka na ganyan, titignan mo yung mga idol, pagka mainit yung katawan ng alaga, mainit yung paa, mainit yung muka, off na yan mga idol. So, ang diskarte na ginagawa dyan, binabasa ng konti, ini-sprayan ng konti yung kanyang muka, at the same time yung kanyang paa. Then kung medyo matagal pa schedule niya, pwede mong isprayan yung kanyang kilikili. Pero pag malapit na, iwasan mo. Kasi hindi yan masyadong makalipad pagkabasa. Kailangan tuyo yan, yung kilikili mga idol. Okay? So yan yung mga kailangan natin tandaan pagka kayo nagpo-point. Masasayang ang precon nyo mga idol at ang conditioning nyo, pati ang active keeping nyo pagka nagkaroon kayo ng tinatawag na problema dyan sa tinatawag na pointing. Last touch. Pag sinabing last touch, yan na yung huli na talagang iingatan at magiging kabisado mo. Okay? So, pagka halimbawa mga idol ha, ulitin ko, pagka 30 to 45 minutes, okay na lang, at ikaw na yung i-schedule na umakyat doon, magpapatak ka na ngayon mga idol ng tinatawag ng dragon driver. 8 drops yan mga idol. Okay? So, huwag nyo kalimutan mga idol na mag-like and share and
parang bago na akong ano, mga idol, gumagawa ng content sa tagal na. So sa mga bago pa lang, mga idol, ako talaga gumagawa ako ng mga content regarding sa passion, sa sports natin. Then maraming salamat. Abangan nyo, mga idol, yung latest na gagawin ko na vlog dun sa 21 days conditioning and 7 days conditioning. Maraming salamat.